celebration kasi kami nakapasa sa aming citizenship test. So, pupunta tayo sa isang buffet here in Saskatchewan. Samahan niyo guys. 1 hour later. So guys, ito tayo kakain. Ganda ng panahon ngayon, sobra. Tapos ngayon, hindi na kailangan mag-mask pagpapasok ka sa loob. Ang ganda ng weather, parang cool na cool talaga, hindi masyadong malamig. Last year kasi napakalamig eh. Ito yung ano ko, financer. Hoy! Giniagawa mo! Boss, ano? Happy ka naman, nakapasa ka. Galing ha? Magaling ang tiyamba mo. Isandito na tayo. Sobrang popular itong restaurant na to here in Saskatchewan kasi nga unlimited sushi siya, tapos may mga ibang side dishes din, and ang sarap din ng sushi dito. Kaya yun. What's your order? Okay, first sushi na order. Oh, ayusin mo na. Gutom na gutom na. Mango salad na favorite. Ang tawag dyan? So first set, kompleto na kami. So ganun na kadami yung order namin. Sulit na sulit. Ayun ka dito. Ba't ayaw kong umiti? Wonton soup. Ano ba ito? Seafood soup? Seafood udon? Tapos rice. Ito, teriyaki chicken, beef teriyaki. Sarap. Sulit na sulit yung $30. Per person yun. Sarap. Sarap. Second round na yan. Second round na yan. Ang sarap. Ako mo. Sulit. A few moments later. So guys, natapos ang aming pagkain sa buffet. Ipusin kami. Paano hindi ka mabubusog niyan? Pati buto binanatan mo. Timang titinga-tinga pa siya. Lakad-lakad muna kami kasi pampawa. What? Baba ng kinain. Ako, nakain. Grabe. Sulit yung ano, buffet. So pag nagpunta kayo dito sa Saskatoon, Saskatchewan, check nyo tong New Island Buffet. So unlimited yung pagkain dyan, unlimited sushi at saka yung ibang mga
food items na pwede nyo orderin. Dito na ako umupo sa likod, guys, kasi merong tao dun sa may gilid ng sasakyan. Andun siya sa harapan. Sa ano nga po? Sa may Marikina? Conception? Conception Marikina nga po, isa. Magkano po pa masahe? 40. Ang mahal naman. Anong 40? 50 nga eh. So yun na nga, guys, nakapag-take na kami ng aming citizenship test examination. And thank you Lord at nakapasa kaming dalawa. Hindi na kami nag-expect ng perfect score, basta makapasa lang kami. Thank you Lord sa knowledge and sa ano matawag doon? Presence of mind, ganyan. Kasi syempre yung mga ganyang exam nakaka-ano talaga siya, nakaka-nervous ba, ganyan. Ano mababayo mo sa mga mag-e-exam ng citizenship? Canadian Citizenship Test. Ano pa? Bali pala eh. Sayang yung mahal yun ah. Mahal din yung pag-umulit ka. Hindi, meron ko pa naman isang chance. Pag bumagsak kayo, wag naman sana sa first take. Meron pang isang chance na ibibigay ang IRCC. Pero kapag pangatlo yata, kailangan na ng ano, in-person na yon, yung mag-e-exam ka na ng interviewin na, ganyan. Actually guys, talagang kailangan nyo talaga mag-aral. Huwag nyong baliwalain. Kailangan nyong basahin talaga yung Discover Canada na book. Kasi nandun lahat yung, dun magagaling yung lahat ng question. So, iibahin lang nila yung question, yung mga wording, pero yung mga nandun sa book yun talaga, kaya kailangan pag-aralin nyo talaga yung nandun sa Discover Canada. Kahit hindi nyo na-memorize, basta intindihin nyo lang yung history ng Canada, yung form of government ng Canada, ganyan, yung mga important people na nag-contribute sa pagbuo or sa pag-found ng pagiging ano ng Canada na country, ganyan. Feel na feel ko yung pagiging Uber ko dito, guys, oh. Ito yung driver, oh. Ayan. Later. So guys, nandito kami ngayon sa park, CPR Bridge here in Saskatoon. Walking lang. Ang ganda ng panahon. As in, hindi siya ganun kalamig, hindi siya ganun kainit. Sakto lang. Ano masasabi mo? Ha? So, naisipan namin maglakad-lakad dito. Ayan siya, oh. So, ayan yung scenery. Ayan. Hindi ko alam kung naririnig niyo yung tunog ng dam, guys. Pero, ayan yan. Nakapunta na kami dyan dati. Yung vlog namin nung... Check na lang sa video playlist. Pero, ayan yung pinuntahan namin sa taas. So, dito naman kami ngayon sa baba. So, ayun na nga guys, pag-usapan natin yung mga ginawa naming preparation para sa aming citizenship examination. So, ayun nga guys, i-screenshot ko yung mga ginamit naming mga resources para matry ninyo sa mga kababayan natin na nagpe-prepare na rin sa kanilang citizenship exam and then yung mga nagpasa na ng kanilang citizenship application. So, una-una namin talagang pinag-practicean yung practice examination na tinatawag ay yung APNA Toronto. App na Toronto. So, ilalagay ko yung link sa description box tsaka yung kanyang picture. Tsaka yung isa pa namin ginagamit ay yung Richmond Library na for Canadian Citizenship Exam. Napaka-helpful ng resources na yun, guys, kasi nakatulong talaga siya sa amin para pag-practice namin yung citizenship practice exam na yon para yung memory namin dun sa questions ay maano namin, ma-memorize namin ba, ganyan. So sobrang helpful noon. And then lagi din kami nanonood sa YouTube, guys, yung parang practice
examination question and answer, yung 414 citizenship guide for examination. So ayun, dun kami nagpa-practice, and then of course yun nga yung sinabi ko sa inyo, yung Discover Canada na libro, very very helpful nun guys, kasi dun talaga kinuha yung mga questions na ibibigay dun sa citizenship test, ganyan. Pero of course, hindi ko pwedeng sabihin kung ano yung mga klase ng question dahil nga bawal yun. Pero guys, as in, kailangan nyo talagang i-prepare yung sarili nyo kasi hindi siya ganun kadali. I mean, madali siya sa pag nag-aral ka, pero kapag hindi ka mo masyadong inintindi at inintindi yung book, tsaka hindi ka nag-practice dun sa practice test ng citizenship, medyo ayun, alanganin siya. Kaya ang payo ko sa inyo, pag nagpasa na kayo ng citizenship ng application, ayun, mag-start na kayo mag-practice ng exam. Pero for me kasi, nag-start ako mag-practice ng exam nung naka-receive na kami ng invitation to do the examination for citizenship. So mamaya, pag-uwi ng bahay, ipapakita ko sa inyo yung libro, yung Discover Canada. So dito pa kami sa labas, nag-walking-walking kami. Para magkaroon kayo ng idea kung ano yung libro na yun. And of course, meron din yung PDF file na makikita nyo sa cac.gc.ca. So ililink ko din yung website na yun para anytime na gusto nyo na mag-practice, eh pwede nyo i-download yung book. And may audio rin yun na tinatawag. Yun. Tabi-tabi po. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na book na very, very important na mabasa nyo para mapasa nyo ang inyong Canadian Citizenship Examination. Ang Discover Canada. Ayan. Ito, Discover Canada. So, pwede nyo itong i-order sa CIC para mapadala sa address ninyo. Para, tawag dito, mabasa nyo siya talaga ng meron kayong copy. Kasi parang sa akin, mas okay siya kasi at least maha-highlight ko yung mga important dates, important events, important people. Kanya. Meron ako mga highlight dyan. Ayan. Tapos, may mga rin ako, tawag dito, summarized na notes. Ayan. Ito. Notes, ayan. Dito sa mga notes na to guys, nakuha ko to sa group na sinalihan ko, yung Canadian Citizenship Test na group powered by App na Toronto. Ilalagay ko rin yun. Yung screenshot here, check nyo na lang sa Facebook group para maano nyo rin. Kapag ready na kayo magpasa for citizenship application, andun lahat ng information na pwede nyong i-search. Kasi doon ako guys, ang sa amin, yung pinasa ko yung citizenship application namin, online application. Pwede, meron pa rin naman na paper-based application, pero it really depends sa inyo guys kung ano yung preference nyo. Kasi for me, gusto ko online kasi para for me, parang mas easier siya ganyan. Noong time na pinasa ko yung application namin, parang bago-bago lang na launch yun, yung online na yun. So, marami akong questions. So, dun sa group na yun, dun ako nag-a-ask. Or, fini-filter out ko or sinesearch ko yung mga keywords na gusto ko malaman. For example, paano ma-merge sa isang file yung mga documents, ganyan. Mga ganun ba? So, napaka-helpful ng Facebook group na yun para sa pag-restart or sa pagpa-plan nyo ng ma-ready nyo yung mga documents na kailangan for citizenship application. And guys, of course, babalitaan namin kayo or i-upload namin yung video namin para sa aming oath-taking. Hopefully, in person na, pero baka virtual yon. Pero ewan ko kasi meron na ako nababasa na oath-taking na sila ng in-person. So, babalataan namin kayo guys, i-upload namin yung experience namin sa oath-taking namin. So, ayun lang guys. So, I hope na may napulot kayong aral dito sa aming video. And of course, kung may question kayo, comment down below. And yun nga, see you next vlog. Bye! Yeah.